Hello mga ka-Raper, nandito naman ako, ipakikita ko sa inyo paano mag-assemble ng ng shop sim. Yan, yung makikita mo yan, yun yung spring housing, tawag mo. Tapos nilalagay yung mga spring. Yan, kinukuha ko yung mga spring, yung mga butas yan, ilagay mo lang. Yan, nakalagay na siya. Tapos yung spring na yan, sunod yan yung rotarying. Yung parang plates yan na nabilog. Nagka-touch dun sa spring. Saka yung teflon, nakakabit niya yun sa ano, sa ceiling ring, yung mismong shop seal. Kaya yan yung talagang shop seal, doon siya nakakabit. Advice ko rin din, yung pagkabit niyo yan sa ano, sa shop seal na yan, kailangan yung ano, yung lip niya, huwag yung hawakan. Kasi yung finger natin, may mga thumb mark yan, magkaroon na siya ng lip. Bago mo ikabit, linisan mo muna yung magandang rub, yung walang kutun-kutun, parang nailon siya. Tapos kailangan ano siya, yung hindi mahawakan sa kamay. Kung maganda, naka-guantis ka na yung gloves na disposable gloves para ano. Ay, nasimbol ko na yung ano, yung ceiling ring. Hindi nyo, kung makikita nyo yan, yung apat na yan, yun yung tawag na ano, yung pin. Yan yung nag-hold ng ano, nag-hold ng ceiling ring between sa spring housing. Kasi pag yung seal na yan, yung ceiling ring na yan, yung shop seal, pag binikit mo yan sa ano, nagbabounce yan, kaya may spring siya. So kayong apat naman na kinuha ko ngayon, yan yung tawag na stop screw. Yan yung naglalock sa ano, sa pin, para hindi matanggal. Kasi pag umandang yung compressor, nagbabounce yung ano dahil sa spring. E kung wala siyang lock, baka matanggal yung pin, ma-disalign yung shop seal. Kaya kung magka-symbol kayo, medyo ingat-ingat din. Siyempre, yung seal na yan, sensitive masyado. Saka medyo mahal din. Kaya kailangan kung mag-assemble, sigurado talaga. Yan, nilalock ko na yung ano, yung pin gamit yung stop screw. Itong ano naman, yung man, kung alam nyo lang, yung shop seal na to, parang para sa information na lang, itong shop seal na to, ang presyo nito, binili namin sa ano, compressor technique. Worth $3,600 ang isang seat talaga. At kasama na yung ano, yung mga o-ring, gasket, yung mga nut na ano, yung isang seat talaga siya. Nakalimutan ko pala na sabihin, yung compressor pala namin ay ano, stall R5 NK ang model niya. Itong compressor na to, ano, matibay itong compressor dahil ano, yung matagal na to since ang barko ginawa yun pa rin. Overhaul lang siya every 40,000 hours ang overhaul nito. Ayan, tapos na po yung pag-assemble namin, yung whole assemble talaga ng shop seal. Ready na yung mga ikabit. Symbol yung shop seal. Yan, binali ko na yung mga ano,
yung mga tinanggal natin kanina, pero ito bago na ito. Yun yung matapo na yun. Yan yung ring, tsaka yung seal, para yung ano, yung grasa, kasi nag-grasa ka dyan, di lumalabas papunta doon sa compressor. Yan yung purpose na yan, yung ring nito. Kung makikita nyo. Yan. Tsaka number one din na tip, kailangan na pag mag-assemble kayo ng ano, shop seal, kailangan ano, malinis. Malinis talaga. Tapos yung mga o-ring, basta mga o-ring, lahat ng mga o-ring, kailangan lagyan yung oil. Malinis na oil ang ilagay nyo. Tsaka ano lang, yung careful lang din pag ano, sa, lalo na sa shop seal. Kasi medyo sensitive masyado yung shop seal eh. Ayan, nakasimbol na yung ano, yung isang o-ring. Tapos yan. Ayan, yung ano na, yung plate. Tapos yung rubber seal na naman. Yan, every time na rubber na ano, nilagyan nyo ng ano, ng oil. Ano naman kasi yung itong ano na to, itong type ng compressor na to, pagkabisado mo na lang yung ano, kabisado mo yung paano magbaklas at saka magpalit ng shop seal, madali na lang. Pero kung minsan baguhan ka pa, nalilito ka, may manual naman, may naka ano siya, naka step by step kung anong ikabit mo una dun sa side ng motor papunta pa ano na hanggang sa matapos hanggang sa shop seal. Yan ang mga pinipil ko na yung ano, yung mga bolt ang holder ng ano, yung shop seal holder talaga. Ito kasi paggawa ng ano rin, pag-assemble ng shop seal, ano lang, bali, huwag nyo lang mabadaliin, dandahan lang siya. Kasi, kailangan, kahit matagal matapos, at least sigurado ka naman na walang leak, mas maganda kaysa mabilisan, tapos, pagka-leak check nyo pala, pagka-pressure test may leak, ay problema, baklas na naman kayo sa compressor. Kaya kailangan kung mag-assemble kayo, medyo ano lang, chill-chill ka lang. Dandahan lang para sigurado. Yeah, assemble ko na yung ano, yung housing ng ano, ng shop seal. Bali yung isang side ng shop seal nandoon, nakadikit na siya doon sa ilalim. Yung isang lip. Makikita niya sa loob ng loob siya. And then, pagkatapos niyan na higpitan mo, yung ano naman yan, yung paghigpit, ang yung tamatama lang eh, ano lang, bali, sa kabila, higpit, tapos kabila, higpit, bali, cross-cross lang yung pagkahigpit para pantay. Tsaka yung ano na yan, yung bolt na yan, may washer siya na ano, yung paghinigpitan mo, hindi siya maano, matanggam. Yan, nilagyan ko ng oil. Tapos yung kabila din, nilagyan ko ng oil. Yung inasimbol ko kanina na shop seal, nilagyan ng oil kasi may o-ring yung dun.
saka yung ano, yung teflon. Yan. Yung mga ring. Tapos tingnan mo kung may mga gasgas yung ano, dapat wala talaga. Saka pag pasok niyan, kailangan dahan-dahan. Pasok na siya, naka ano na yan dun sa kabilang ano niya, yung kabilang shop seal, yung harap niya. Nilagay ko na yung key, tapos yung kasunod niyan, yung gear na ng motor. Yan. Tapos ng gear, yung bolt. Yan. Then, lagyan mo ng uwin-uwin para medyo maganda ang kapit. Ayan, actually, higpit na. Yung higpit naman, ano lang siya, yung tamatama lang na higpit. Makapalo ka lang ng isang palo, okay na. Tansyahan na lang yung higpit. Sa akin kasi siguro ano na yung pabalik balik ng trabaho at alam ko na yung ano yung higpit niya. Hindi matapos ng higpit, may ano siya, yung flat washer. Tupiin mo yun para yung ano, yung bolt hindi siya matanggal. Yan yung may kumakikita niyo. Yan. Tinupi ko yung ano, yung flat washer. May dalawang butas yan sa magkabila. Yan. Tapos ano mo siya tupiin. Isang side lang para hindi na iikot yung bolt. Yan. Yan, dali lang, madali lang. Mag-assemble talaga pag ano. Yan, nakatupi na siya. Para at least sigurado ka na ano, na yung bolt hindi talaga siya lalabas. Kung makikita nyo, nakasabit na yung ano, yung compressor. Linihas pa rin namin yung mga gasket, mga o-ring, naka-ano na rin, naka-pisto na. Saka yung mga ano niya, yung suction saka discharge, malinis na rin. Para pagkabit, diretso na siya. Kinabit ko muna yung ano, yung pin guide. Para pagpasok ng compressor, diretso dun sa butas, both side. Yan. Yun ang mga mahirap eh, yung pagkabit mo eh. Pero pag napasok mo na yung pin doon sa butas doon sa motor, wala na, madali na lang. Kaya ganyan lang pag ano, pag assemble ng ano, ng shop seal. Tsaka ano lang yung ingat lang din minsan kasi pag nagasgasan yung shop seal, pag ano yung pag pressure test may leak, yun ang mahirap kasi baklasin mo naman lahat. Ayan, daming bolts, fittings, baba mo yung compressor. Kaya medyo ingat-ingat lang bago mag-assemble talaga. Siguro naman sa katagalan yung ano, assemble, pabalik-balik, na ano mo lang. Pero minsan kasi may laps din na dumumasahan, magkalit, yun ang mahirap. Kaya ano na yung chill-chill lang talaga yung pagtrabaho. Kumbaga, para lang kayo maglalaro. Trabaho.
pinasok na namin yung prison, eh, napasok na yung isang side ng team, yung isang side ng DEPA, medyo tagilid, kaya nahirapan kami yan, yan. Tingnan nyo. Minimod namin. Minsan kasi ano yun, mga tagilid siya pagkalagay. Kaya yung isa nakapasok, yung isa hindi. Kaya minsan ano lang yung talagang pacing ka rin dahil minsan kung hindi mo mano. Yan. Pinagtulungan na namin. Malakas kong dalawa kong kasama eh. So, ayun, napasok na yung pin. Binalik na namin yung mga bolt. Ayun, matagal naman dyan yung mga bolt eh, sa sobrang dami. Nakapalibot dun sa motor side. Saka yung mga sa suction line, discharge. Sa oil. Yan, dandaan na namin binalik. Tapos dito, yung paggamot talaga, pag-assemble lang ano, yung compression, maka-assemble na siya. Importante talaga ma-pressure test. Siguro sa inyo naman, meron kayong ano, meron kayong nitrogen. Pressure test ng nitrogen. And then kahit taluan mo lang ng konti ng refrigerant para kung magamit ka ng leak detector na electronic, madidetect yung kung saan yung leak. I-pressure test mo lang siya sa decide na ano na pressure. Kano na sa ano sa compressor side. Kahit mga 5 bar. Kung mataas 6 bar, pwede na yan. Kasi kahit 1 bar yan, basta may leak talaga, lalabas yan. Kaya dandahan na namin yan, o i-assemble yung ano, yung mga bolts. Dandahan na sa ipit. Patapos ng pag-assemble namin ng ano ng compressor. Advice ko lang sa inyo yung ano talaga yung pagkatapos yung ma-assemble, i-pressure test yung nitrogen and then kahit mga pabayaan nyo muna ng mga ano yung pressure niya kahit mga 30 minutes o isang oras. But at least kung katapos yung leak check, wala ka man makita na leak. And then, pabayaan mo siya mga 30 minutes, tapos balikan mo kung yung presyon, bumababa ba siya. Pag hindi bumaba, ito to say, wala siyang leak. Eh, iba pa rin yung ano, yung manual na ililik check lahat yung fittings na tinanggal mo. Wari sa suction line, discharge line, pati yung mga oil, fittings, ang kinabit yun. Chicheck mo yun kung wala ba siyang leak. Eh, pagkatapos niyan, yung assemble namin, pressure test, and then vacuum. Usually, ang vacuum, binabacuum ko siya 24 hours para sigurado. Kasi medyo matagal-tagal din yung open ng, ano, ng compressor. Kaya, kailangan ano rin yung vacuum din matagal. Hindi ko na pinakita sa video na to.
pagbubak yung at saka prison peace kasi medyo mahaba-haba na. Kaya sana may natutunan kayo sa mga ano ngayon, yung pag-asimbo ng shop seal. Sana subaybayan yung mga video ko na susunod. Hindi pa nakasubscribe, subscribe na. I-click mo na lang yung button bell para yung manotify ka mo pag bagong ano. Hanggang dito na lang. Bye-bye!